welcome. So, nakapagpalit na po ako ng damit. And then, tinry na po natin yung bagong tahi kong damit. So, first time ko po magtahi ng damit sa sewing machine. So, in fairness, okay naman po yung kinalabasan. Hello mga ka-viewers. So, ang gagawin po natin ngayon is do-it-yourself maternity pants. So, kakailanganin po natin guys ng old t-shirts, kahit saan dyan, basta old t-shirts. Yan, so una po, tatastasin po natin yung damit. Yung mga hindi kailangan po natin tastasin. Mag-ingat po tayo guys, baka matusok yung kamay natin. So, since may pattern na po ako, ginipit-pipit ko na po siya guys. And then, umpisa na po natin tahiin yung magiging maternity shirts natin at kung anong kalalabasan. So, ganito po magiging itsura niya guys after natin matahi yung ibang parts. Yung sa may laylayan, yan, sa gilid, tsaka sa kabila niya. So guys, is natahi na po natin siya. Ang next naman po nagagawin natin is yung sa bandang chan, which is this one. Sa bandang chan naman po. Yan. So kailangan lang po natin guys na ipin ito. Yan. Ipin po natin yan. Saka po natin siya tatahiin. So ganito na guys yung magiging itsura niya. Yan. So naipin po na po natin sa loob yung naipin. So naipin na po natin sa loob. So tatahiin na po natin. So bali dito po yung magiging chan mo. So nilagyan natin ng allowance para sakop niya yung buong chan mo kapag lumaki na. Then tatahiin na lang po natin ito. May pin na po siya sa loob, guys. Ayan, may pin na po siya sa loob. Tahiin na lang po natin 'yan. So, after natin matahi, guys, lagyan na po natin ng garter yung bandang bewang niya. Make sure, guys, na yung haba ng garter, ganun yung size ng, ng bewang mo, tsaka lagyan nyo na rin po ng alaman. Hi, guys! So, natapos na po natin ang ating short, maternity short pan. So, ganito na po siya. Ayan, nagamit ko na po siya. And okay naman po yung size. Which is, comfortable naman po siya. At saka ganito po siya. So, sinakop niya po yung buong tiyan ko. So, sakop na siya. So, tsaka may garter na po siya. Hindi po siya masikip. Maluwag po siya. Sakto-sakto lang po. Para kapag lumaki pa yung tiyan nyo, mag-a-adjust pa siya. Okay na okay po siya. So, since first time ko po, so hindi gaano kagandahan, pero okay naman po. Kasi napapractice pa lang po ako kasi manahe. Yan. Kung nagustuhan nyo yung vlog ko, kung may advice po kayo or mas magandang tips sa pananahe, pwede nyo rin po kayong mag-comment and then babasahin ko po yan and itatry ko po yan.